mga idol, kumusta? Welcome po sa aking munting channel. Maraming salamat po sa pagbisita. Sa katatapos lang po ng laban ng ating kababayan na si Melvin Jerusalem kung saan ay nabigo siyang edepensa ang kanyang titulo na WBO belt. Maraming samat saring haka-haka ang mga lumalabas sa bibig ng mga Pinoy na nadismaya sa resulta kung bakit natalo. Ngayon ay nagsalita na ang coach na si Michael Domingo at si Jerusalem sa tunay na nangyari. Alam naman natin na sa unang tatlong rounds ay walang duda na kontrolado ng kampiyon ang laban. Ngunit pagdating ng fourth round ay biglang nagbago laro niya. Hindi pala nakapag-adjust sa oras ng United States ang ating bida. Dahil 10 araw lang daw sila pumunta ng US bago ang laban. Kung kaya parati itong kulang sa tulog. Bigla na lang daw umanong di magalaw ni Jerusalem ang kanyang mga paa kung kaya nagbago ang galawan niya pagdating ng fourth round. Pakinggan natin ang interview ni Miss Doyan ng Play It Right TV. Coach Michael, so you were right there in the corner, nag-uusap kayo. At that point, ano sa tingin mo ang, anong assessment? Parang hindi ka makagalaw. Sabi ko, saan ba? So, pinsin mo eh, kailangan makarigabil ka. Eh, pinagpapuloy mo naman, eh ganun pa rin eh, lalo siya nabubog. Kaya marami ko tip tanong kung okay lang siya. Patuloy pa rin yung tama niya sa katawan, lalo nang nag-resipo si Kulyaso eh. Kaya na, pinano ko na yun to sana yung laban sa 6th round. Pero nakita ko naman na hindi naman siya nasasaktan, na sa kanya talaga nung hindi lang siya makagalaw, hindi lang siya maka-atras, hindi lang siya maka-counter, yun ko ano nangyari. Eh, yun nga yung sabi ni Brad, hindi na daw makagalaw yung paa niya kasi nangangalay daw.